Quarter 1, week 2, day 4. Ang pamilya ko ang tumutugon sa aking pangangailangan. Magandang buhay, mga bata! Ako nga pala si Teacher Miriam, ang inyong guro sa araw na ito. Mga bata, bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Tayo'y tumayo at ipikit ang ating mga mata. Panginoong Diyos, banal ka po at makapangyarihan po sa lahat. Salamat po sa araw na ito. Pakigabayan mo po kami sa aming gagawing pag-aaral kasama ng aming mga magulang at kapwa mag-aaral. Ito na po ang aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Ilan kaya ang mga batang pumasok ngayong araw na ito? Bilangin natin. 15 ang batang lalaking pumasok. At 15 rin ang batang babae na pumasok. Kapag pinagsama natin, kayong lahat ay 30. Magkasing dami ang bilang ng batang lalaki at batang babae. Ako'y nagagalak sapagkat walang lumiban sa inyo. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng malakas na palakpak. O mga bata, sabayan niyo ako sa pag-awit ng 7 araw sa isang linggo. Halina mga bata, awitin natin ang kantang panahon. Sabayan niyo ako sa gagawin nating ehersisyo. Isa, dalawa, tatlo, tayo magkumpis.
Kung handa ka na, umupo ng maayos at makinig ng mabuti. Ikaw ba ay masunuring bata? Mahusay! Sumusunod ka ba kapag kay inuutusan ka ni nanay o ni tatay? Magaling! Ang batang katulad mo ay dapat na maging masunurin dahil isa itong magandang katangian na dapat mong ipagmalaki. Sa bahay ay may mga alituntunin tayo na dapat nating sundin. Ano sa tingin mo kapag ka hindi mo nasunod ang mga alituntunin ito? Tama! Maaari kang mapahamak, masaktan o mapagalitan ni nanay. Naaalala niyo pa ba ang pinag-aralan natin kahapon? Tama! Mga kagamitan sa panglinis ng ating katawan. Ano-ano nga ba ulit ang mga ito? Sabon, sipilyo, bimpo, shampoo, at suklay. Mahusay! Mayroon akong mga salita dito. Babasahin ko at gagayahin nyo. Handa na po ba? Kung handa na, basahin na natin. Umaga. Pakiulit nga, umaga. Tanghali. Tanghali. Gabi. Gabi. Paggising. Paggising. Pag-ehersisyo. Pag-ehersisyo. Pagkain. Pagkain. Pagsipilyo. Pagsipilyo. Pagtulog. Pagtulog. Dahil nakasunod kayo, bibigyan ko kayo ng malakas na palakpak. Ngayon naman, ilalagay natin ang mga salitang ito sa mga angkop na larawan. Handa na po ba? Gawin na natin. Tignan po ang mga larawan na nasa harapan. Ano po ang masasabi nyo? Tama! Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng mga aktibidad natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Alin sa mga larawang ito ang nagpapakita ng paggising? Unang larawan po ba? O pangalawa? Magaling! Ang unang larawan. Ididikit natin ang salitang paggising sa unang larawan. Sunod na hahanapin natin ay pag-ehersisyo. Alin sa mga larawang ito ang nagpapakita ng pag-ehersisyo? Mahusay! Ang ikalawang larawan. At ang pangatlo ay pagkain. Saan o alin sa mga larawang ito ang nagpapakita ng pagkain? Napakagaling naman ang ikatlong larawan. Sunod, pagsipilyo. Oops, dadalawang larawan na lang ang natitira. Alin kaya sa dalawang larawan nito ang nagpapakita ng pagsipilyo?
Napakagaling! Ang pang-apat na larawan. At ang panghuli, pagtulog. Siyempre, iisa nang natitirang larawan. Okay, dikit na po natin. Ayan, nagawa natin. Sabay-sabay nga nating basahin. Pag-gising. Pag-ehersisyo. Pag-kain. Pag-sipilyo. At ang panghuli, pag-tulog. Ngayon naman, may tanong ako. Tuwing kailan natin ginagawa ang paggising? Sa umaga ba? O sa gabi? Tama! Sa umaga! Sunod, pag-ehersisyo. Kailan natin ginagawa ang pag-ehersisyo? Sa umaga po ba? O sa tanghali? Napakagaling naman! Ginagawa natin ang pag-ehersisyo sa umaga. Sunod, ang pagkain. Kailan natin ginagawa ang pagkain? Sa umaga po ba? Sa tanghali? O sa gabi? Napaisip kayo, no? Tama! Ginagawa natin ang pagkain 3 beses sa isang araw. Sa umaga, sa tanghali, at sa gabi. Sunod, pagsipilyo. O, pagsipilyo daw. Tuwing kailan natin ginagawa ang pagsipilyo? Sa gabi lang ba? Sa tanghali lang ba? O sa umaga lang bago pagpasok ng eskwela? Aha, napaisip din kayo, no? Tama! 3 beses natin ginagawa. Sa umaga, pagkatapos kumain, sa tanghali, at sa gabi. At ang panghuling larawan ay ang pagtulog. Kailan ba tayo natutulog? Sa umaga ba? O sa gabi? Napakahusay! Sa gabi! Pero ang batang katulad nyo ay maaari rin matulog sa hapon. Mayroon akong 3 kahon dito. Ang unang kahon ay para sa mga aktibidad natin na ginagawa natin tuwing umaga. Ang ikalawang kahon naman ay para sa mga gawain natin sa tanghali o hapon. At ang ikatlong kahon ay para sa mga aktibidad natin na ginagawa natin tuwing gabi. Ang unang larawan, saang kahon kaya siya nabibilang? Sa unang kahon po ba o sa umaga? Ikalawang kahon po ba o sa tanghali? O sa ikatlong kahon o gabi? Mahusay! Ang unang larawan ay nabibilang siya sa unang kahon. Sunod, ang ikalawang larawan o pag-ehersisyo. Tuwing kailan natin ginagawa ang pag-ehersisyo? Sa umaga, tanghali, o gabi? Saan kahon kaya siya nabibilang? Magaling! Sa unang kahon. Sunod, ang ikatlong larawan o pagkain. Saan kahon kaya siya nabibilang? O, napaisip ulit kayo, no? Tama!
sa tatlong kahon na ito, sapagkat kumakain tayo ng tatlong beses sa isang araw. Isa para sa umaga, isa rin para sa tanghali, at isa rin para sa gabi. Sunod, ang ikaapat na larawan o ang pagsisipilyo. Tuwing kailan nga natin ginagawa ang pagsisipilyo? Tama! Pagkatapos kumain sa umaga, tanghali at gabi. Isa sa umaga, isa sa tanghali, at isa sa gabi. At ang huling larawan o pagtulog, saang kahon kaya siya nabibilang? Sa unang kahon po ba o sa umaga, ikalawang kahon o tanghali o sa gabi? Saan po? Tama! Sa gabi. Ayan! Nagawa natin! Napakahusay nyo talaga! Palakpakan ang inyong sarili! Tandaan! Ang pagsunod sa mga gawain sa tahanan ay tanda ng paggalang at disiplina. Ulitin nga natin mga bata! Ang pagsunod sa mga gawain sa tahanan ay tanda ng paggalang at disiplina. Napakahusay! Mga bata, handa na ba kayo para sa pangalawang gawain natin? Halina't alamin natin ang mga alituntunin sa loob ng tahanan sa pamamagitan ng panunood ng isang maikling video. Pangatlo,
maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Bakit sa tingin nyo mahalagang maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain? Dahil ang paghuhugas ng kamay ay isang mahalagang kasanayan o gawain sa pansariling kalinisan sa katawan upang maiwasang makakuha at makapagpalaganap ng mga nakakahawang sakit tulad ng COVID-19. Ika-apat, huwag magsaya ng pagkain. Ang pagkain ay mahalaga at biyaya ng Diyos sa atin na dapat nating pahalagahan. Kaya mga bata, kumuha lang ng sapat at kaya mong ubusin. Ika-lima, iwasang magsalita kapag may laman ang bibig. Opo, tama. Para hindi tumalsik ang mga pagkain na nasa iyong bunganga at maaaring hindi kayo maintindihan ng inyong kausap. Ika-anim, magpaalam sa magulang kapag may balak puntahan. Tama, mga bata, kapag may balak kayong puntahan, dapat ipinapaalam ito sa inyong mga magulang. Halimbawa, gusto nyong makipaglaro sa inyong kapitbahay, dapat magpaalam kay nanay o kay tatay. Ikapito, huwag lumabas ng bahay nang walang kasamang nakatatanda, lalo na sa gabi. Sapagkat, maaari kayong masagasaan, maligaw, o di kaya'y makuha ng ibang tao. Ikawalo, ibalik ang mga laruan pagkatapos maglaro. Mga bata, ginagawa nyo ba ito? Kung ginagawa nyo ito, mahusay! Sapagkat, maaari kayong maaksidente kung ito'y nakakalat at maapakan ninyo. O mga bata, mayroon akong inihandang gawain para sa inyo. Tignan at sagutan natin. Gamit ang inyong mga kamay, ipakita ang thumbs up kung ang mga itutunin na babanggitin ko ay nagagawa o nasusunod ninyo sa inyong tahanan. At thumbs down naman kung hindi. Unang itutunin, maging magalang sa pakikipag-usap. Nasusunod po ba o hindi? Mahusay! Nasusunod! Thumbs up! Ikalawang alituntunin, matulog ng maaga. Thumbs up o thumbs down? Tama! Nasusunod! Ikatlong alituntunin, magpaalam sa magulang kapag may balak puntahan. Nasusunod o hindi? Mahusay! Nasusunod! Ika-apat na alituntunin. Laging maghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Nasusunod po ba? O hindi? Mahusay! Nasusunod! Ikalimang alituntunin. Ibalik o iligpit ang mga laruan pagkatapos gamitin o laruin. Nagagawa po ba o hindi? Nagagawa! Ika-anim na alituntunin. Iwasang magsalita kapag ka may laman ang bibig. Nagagawa po ba o hindi? Napakagaling naman, nagagawa.
ganitong alituntunin. Huwag mag-aksaya. Huwag mag-aksaya ng pagkain. Nagagawa po ba o hindi? Magaling, nagagawa. At ang panghuling alituntunin, huwag lumabas ng bahay kapag walang kasamang nakatatanda, lalo na sa gabi. Ginagawa niyo po ba yon? Nasusunod po ba yon? Nasusunod! Wow! Lahat ng mga alituntuning ito ay nasusunod ninyo. Ibig sabihin nun, kayo ay mga masusunuring bata. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng palakpak. Ngayon naman mga bata, bilangin natin ang mga alituntunin na nagagawa o nasusunod ninyo sa inyong mga tahanan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong alituntunin ang nasusunod ninyo sa inyong mga tahanan. Bilangin nga natin muli gamit ang ating mga daliri. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Mahusay! Ang lahat ay nakasunod, kaya naman, bibigyan ko kayo ng palakpak. Mga bata, tandaan natin, ang alituntunin ay mga gabay natin upang maging maayos ang ating kilos o gawi sa bahay, paaralan o maging sa silid-aralan. Ulitin nga po natin, ang alituntunin ay mga gabay natin upang maging maayos ang ating kilos o gawi sa bahay, paaralan, o maging sa silid-aralan. Mahusay! O mga bata! Aupo at maghanda, oras na ng kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, ang tala kong makinig. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, ang tala kong makinig. Maupo at maghanda, oras na ng kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, ang tala kong makinig. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, ang tala kong makinig. Ating balikan ang kwento natin noong nakaraang araw. Sino ang bata sa kwento? Tama! Ang bata sa kwento ay si Mamay. Anong ugali meron si Mamay? Magaling! Si Mamay ay isang batang masunurin, mabait at magalang. Ano naman ang sikreto ni Mamay na siya lamang nakakaalam? Tama! Ang naayaw niya ang naguhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain, maging pagkatapos gumamit ng palikuran. Pero, noong sumakit ang kanyang tiyan, dulot ng mikrobyong naipon sa kanyang katawan, natuto na siyang maglinis o maghugas ng mga kamay. O kaya mga bata, tandaan, mahalaga na lagi tayong naghuhugas ng mga kamay bago o pagkatapos kumain, upang sa ganon, malayo tayo sa anumang uri ng sakit. Mga bata at mga mahal naming mga magulang,
Pagkatapos ng aralin ito, mayroon kayong learning activity sheets na sasagutan. Narito ang mga gabay sa mga gawain. Bata, bago tayong matapos, ilang gawain nga po ang nagawa natin sa araw na ito? Magaling! Tayo ay nakagawa ng 3 gawain. Tayo'y tumayo at tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, banal ka po at makapangyarihan po sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Ama, sapagkat ikaw po ang gumabay sa aming pag-aaral sa araw na ito. Una pong aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Sa araw na ito, ako muna'y magpapaalam mga bata. Hanggang sa muli, paalam!